Welcome muli dito sa aking YouTube channel. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga bago pa lang dito, please consider subscribing, like and share this video, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong videos na ina-upload ko. Ang gagawin ko naman dito sa video na to ay Minesweeper. Gumawa na ako ng basic design. Meron itong panel, then ito yung LBL score. Okay, so hindi naman yung talagang perfect na Minesweeper yung gagawin ko dito, pero yung concept ng Minesweeper, yun ang gagawin natin dito. Okay? So dito sa panel na to, dito i-display yung mga tiles na i-click ng user. Then, ang gagawin ko dito is control array. Gagamit ako ng picture box, pero hindi dito manggagaling sa dito sa common controls. Ang gagawin ko is maglo-load yung picture box gamit ang control array. Okay, so let's start creating the Minesweeper program. Okay, first is gagawa ko ng method na magdi-display ng mga picture box doon. So private void load tiles. Okay, then, ito pa na yung panel, ang size nito is 400 by 400. Kasi ang ilo-load ko dito is, yung picture box, ang size niya is 40. Yung height, tsaka width ng picture box is 40. Then, 10 by 10 yung gagawin ko. So, 40 times 10, that is 400. Dito then, 10 din dito sa pababa. So, that is also 400. So, sakto lang yung width ng panel dun sa mga tiles na ilo-load. Okay? So, ngayon, gagawa tayo ng array ng picture box. Picture box. So, since this is array, so may bracket siya, pick na lang or tile equals new picture box. Okay, so, that is 10 by 10. So, 100 na picture box yung lo-load. Then, gagamit tayo dito ng loop for and I equals to 0, I less than 10, I plus plus para mag-load ng, eh dapat wala 100 dito kasi 100 yung tiles na ilo-load. So, then gagawin natin yung individual na tile. So, tile I equals to new picture box. Okay? Then, set natin yung size ng yung height at saka width ng tile. Tile I that height equals to 40. Then, tile I that width, saan yung width, equals to 40. Okay, then try ko muna yung display dito sa panel. So, dito sa loop na ito ang gagawin, since dito nag-declare tayo ng array, dito naman yung loop na I is equal to 0 hanggang less than, and dito naman I equals to 0, then I less than 100. So, from 0 to 99, that is 100. And ang ginagawa dito is yung individual na tile. Kung ano yung I dito, yan yung kanyang index yung sa tile. So, gagawa siya ng picture box. Then, isi-set yung height ng picture box ng, sa 40, then ganoon din yung width. Then, i-add natin dito sa panel. So, panel, pangalan is panel 1. Okay? That controls that add, diyan natin ilalagay si tile. So, sino yung ilalagay natin? Paggagamitan natin ng index kasi naka-array yung ating tile. Ito yung picture box. Try natin i-run. Okay, so hindi pa na makita yung tile. Lagyan natin ng border style tile. I
that border style equals to border style dot fix single para makita natin yung tile. So, kailangan pala natin set yung kung saan magdi-display yung ating tile. So, dideclare ko dito ng int x, yung x is yung horizontal equals to 0. Set natin ng 0. Then, set natin yung position sa left tile I magalawa. That left na lang yung gagamitin natin equals to x. Semicolon. Let's try again. Okay, kaya pala hindi naglo-load kasi hindi ko pa siya tinawag dito sa form load. Ayan, so ito na yung ating mga tiles. Kaso naka-stack lang sila sa isang location kasi yung x natin, yung left natin na yung value is yung x, naka-set siya sa 0. So after ng mag-display dito ng or mag-add, kailangan dagdagan natin yung value ng x. X equals to x plus kung ano yung width ng ating tile. So that is 40. Para yung susunod na tile, doon siya mag-display sa kasunod. Doon sa katabi ng naunang tile na ginawa. Okay, so dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, papunta doon yung ating tile. Hindi na siya nakita kasi yung size ng ating panel hanggang 400 lang. So, since ito is 40, then times 10, that is 400. So, nandito na yung ibang tiles naka-hide na. So, ang gagawin natin, so dapat pag naka-print na siya ng 10, okay, na tile, bababa na siya dun sa susunod. So, magde-declare tayo ng variable int I equals to 0. Then, magka-count tayo dito. Count plus plus. Then, check natin kung ilan na yung na-count niya. Na tile. Or ilan na yung value ng count. If count equals to 10, so, ibabalik niya sa 0 yung x. X equals to 0. Pero kailangan bumaba naman yung susunod na tile, yung pang-11 na tile. So, magde-declare tayo ng another variable dito. Int y na lang yung declare ko dito na variable equals to 0 para yung pinaka-point of origin niya is yung 0, 0. Pero pag dating dito, so set natin yung, dadagdagan natin yung value ng y ng 40. Yung x naman, set natin sa 0 ulit para bumalik siya dun sa pinakauna. Try natin. Okay, so hindi siya bumaba. Plus 40 less than, okay. So tile, ito pala kulang, tile that top equals to y. Let's try again. Bakit 7? That is y. Okay. Hanggang dun lang. Plus 40 again. So, kailangan natin is reset yung count natin ng 0. So, count equals to 0. Ayan. So, naka-display na tayo ng 10 by 10 na tile. So, yung ginagawa ng loop dito is gumagawa siya ng individual na picture box from dito sa array. Okay? Yung nakaset yung height into 40, then yung width sa 40, yung top x, initially that's 0, then yung y is naka-0. So, yung pinakaunang tile, yung index 0, dito yan mapiprint or ma-add. After makapag-add, yung value ng x, dadagdagan ng 40,
So, kung 0 yung dating x, magiging 40. So, yung susunod na tile dito na mapiprint yan. Yung count naman, siya yung magbibilang kung nakaprint na ng 10. So, kapag nakapag-print ng 10 o nakapag-add ng 10, isa-set niya ulit yung value ng x into 0 para dito yung susunod, yung pang-11 na tile. Then, yung value ng y na 40 na dati 0, dadagdagan niya ng, I mean, yung value ng y na 0 dati, dadagdagan niya ng 40. So, magiging 40 na yung y. So, dito na susunod yung pang-11 na tile. Yung value yung x dito is 0, then yung y naman is 40. So, ganun din yung mangyari doon. Hanggang doon sa pang-20, tapos ito yung count naman since bumabalik siya sa 0. Pag-add na siya ng 10, re-reset siya ulit sa 0, then magbibiling siya ulit dito. Okay? Kaya we have our 10 by 10 tiles ng picture box. Next is mag-load tayo ng image dito. So, yung image na gagamitin ko is manggagaling doon sa IMG pic. So, naglagay na ako dito ng mga image. Yung index 0 is yung bomb. Okay, naka-PNG yan. Then, yung dollar na image is index 1. Then, yung tile is nasa 2. So, ang gawin ko muna dito is i-display ko yung tiles. Okay? Gamit yung image doon sa picture box. Gamit yung tiles. Okay, again, yung index ng tile is index 2. Okay, so tile index i dot image equals to img pic dot images then index 2. Okay, so try natin ulit yung program. So nandito lang yung image. So, kailangan set natin yung image, yung picture box, yung kanyang size mode, into size mode, picture box at size mode dot stretch image para makover niya yung buong picture box. Ayan, so yan na yung itsura ng ating tiles. Okay, hindi pa siya clickable. Okay. Then, lalagyan natin ng event yung bawat tile. Okay? Dito, mag-declare ako ng method. Private void click tile na lang. Click tile. Then, object sender. So, ito kailangan natin lagyan siya ng event kasi naka-control array tayo. Then nagluload lang yung ano yung picture box during runtime kaya hindi tayo makaka-set ng event doon kasi walang design dito yung mga picture box. So object apps sender system.event event args e. Okay, so e. Then, try natin na mag message box lang muna. Message box. Oops. Message box. Hirap mo mag-type na yan. That show tile. Click na lang. Then, yung event na to, i-dadagdag natin dito sa bawat tiles. Okay, so tile i dot click plus equals to new system dot event handler. Ito yung method natin, yung click tile. Okay, try natin kung gagana yung event handler. Click. Yan, so nakakapag-click. Ayan, nakakapag-click. Okay. Then next, habang nag-add ng or habang gumagawa ng individual na tile, ang gagawin natin dito, magra-random tayo ng image kung bomb or dollar. Okay?
So magde-declare ako dito ng another variable na gamit tayo ng function ng math ng C sharp, yung math.random. So random rand equals to new random. Then dito na lang sa taas. Okay? So int num equals rand dot next. So ang magiging value natin dapat is from 0 hanggang 2. Kasi ito yung gagamitin natin dito na variable na index. Yung bump yung 0, then ito naman is, I mean 1 pala, 0 tsaka 1. Okay. 0, 1. So yung random natin is 0 to 3. Pero yung makakasama lang dyan is yung 0 tsaka, hindi pala 3. Dapat pala 2 lang. 0, 1 lang yung gagamitin. Again. And 0, 1. Yung tile pala is 2. So hindi natin sama doon sa kapag ka nag-click yung user. Okay? Okay, gawin ko muna. Pakita ko muna kung ano yung mag-generate na image dito. Okay. So, dito, if num equals to 0, pag 0 yung na-generate niya na number, okay, ang gagawin niya dito sa pick image, yan yung magiging sample lang naman to. Mamaya tatanggalin ko rin to. Else if wala. Kapag 1 naman, kahit pala wala nang condition to, hindi na pala kailangan yung condition. Okay, kasi automatically, yun na yung magiging, ano niya, magiging, oops, natanggal ko. Okay, so, ang magiging image niya ngayon, para may pakita sa inyo, comment ko lang muna. Remove ko na nga lang. Okay. Kasi ang magiging image niya ngayon, ito yung num. Pero ibabalik ko rin mamaya sa time. Para ipakita lang sa inyo na nakapag-generate ng random image. So, kung ano yung makakuha dito na value, yun yung magiging image dito ng picture. So, try natin. Ayan. Diba? So, kapag 0, yung dollar yung kanyang i-display. Kapag 1 naman, yung bump, yung ilalagay niya doon na image sa picture box. Try natin kung mag-iba. Okay, so nag-iba na yung, kasi nga random yan. Every time na mag-run yung program natin, since naka-random yan, so magiging iba-iba yung kanyang value doon. Okay? Kasi balik ko lang sa, okay. Sige, ito pala. Then, yung tile, ito na yung magiging condition dito. If num equals to 0, para malaman natin kung ano yung tile, bump ba siya or dollar, so tile ay that tag, so kapag 0 siya, set natin yung kanyang tag into bump. Okay? Else, so dalawa lang naman yan, tile i dot tag equals to dollar. Okay? And dito try natin, kapag ka nag-click yung ating user, okay, so picture box, tile equals to picture box, ika-cast natin sender. So, sino ba yung maging sender dyan? Kung sino yung tile na clinic doon? Mali, baliktad pala. Dapat ito yung nakalagay sa parenthesis. Okay. So, yung sender dyan, kung sino yung tile na clinic doon? Okay, ngayon, display natin, Mrs. Box.
that show tile that tag. That two string na lang. Okay? So, try natin. No? Yung tag, ginamit ko dito para malaman kung ano ba yung isang tile. Dollar ba siya or bump? So, try natin to. Yun, dollar siya. Ito naman. Bump. Dollar. So, sumasakto yung atin. Sumasakto yung code natin doon sa pag kung ano yung clinic ng user. So, bump. Okay, dollar. Dollar. Okay, dollar. Try natin ulit. Era na yung program para iba naman yung position ng mga dollars. Okay, sakto pa rin. Bump. Dollar. Dollar. Bump. Okay. Ayan. Ayan, so sumasakto na yung ating nakakuha ang value. Ngayon, so ibabalik ko na yung image kanina, yung tile. Sa lahat ito is tile. Oops, kamali. Nam pala, okay. Yan. Uy, bakit ayaw? Tile at image, picture box. Ano nangyari? Index 2. Yung tile. So, hindi siya nam. Ayan, so bumalik na sa tile. Then, kapag nag-click dapat dito, i-display niya kung ano yung nag-click niya. Dollar ba or bump. Gawin natin, since nakuha natin yung tag ng tile, okay? If tile dot tag equals to bump. Actually, hindi lang yung tag yung pwedeng gamitin dito. No? Kahit yung index, pwede nang gamitin dito. Sa tag, or even sa name siguro, ay hindi pwede name. Sa tag, pwedeng gamitin yung index na mismo. Yung 0 or 1. Then dito, ang magiging condition, if tag equals to 0, yun yung bump. Pag 1 naman, that is yung dollar. Lagyan ko lang dito ng 2 string. Okay. Ang gagawin niya, i-display niya yung tile.image. Okay. So, kukunin natin sa imgpic.images. Okay. So, since that is bump, that is 0. Else if na lang gagamitin ko. Pero pwede namang else lang dito. Kasi dalawa lang naman sila. Pero sige, else if na lang. And dollar. So, yung kanyang magiging image naman yung index 1. Okay, so try natin. Okay, dollar. 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 Bomb. Okay. Yeah, so, sumasakto yung ating mga nag-click. No? Parang yung sa Minesweeper talaga na program. Okay. So, gumagana yung ating program. Then ngayon, kapag ka, na-click na yung dollar, ang gagawin natin is magdadagdag siya ng score. Mag-declare tayo dito ng score sa pinakataas. Okay, int score set at 0. So, kapag ka dollar, dagdagan na score siguro 5. Okay, 5 na lang, no? Score plus equal to 5. Then, display natin yung LVL score that text equals to score that to string. Okay natin. 5. Dapat itigil na yan. Okay, bomb. Okay. So, dapat game over pag ano, pag bomb in. Okay. Yan. So, dito naman, kapag ka bombing clinic, mag-missus box tayo. Mrs. Box na lang siguro, no? Mrs. Box that show game over. Game over. Then
your score, your score. Tapos bilang natin dito yung score plus score. That is 3. Okay, game over 0 yung score. Okay, tapos, do you want to play again? So, lagyan natin dito ng dialogue result and request a new. Di pala, dito. Okay. So, ans your score. Ans equals 2. Then, /n/n play again. Try natin. Oops. So may button pala dito. Plus score plus then game over na lang. Game over. Then yung button, Mrs. Box, that buttons, that yes, no, yung gagamitin. Then, Mrs. Box, that icon, that question. Okay, let's try. Dollar, so score. Yan, game over, your score, 5, play again. Pag nag-yes, reset natin na. Pag nag-no, terminate natin yung, oops, if ans, so if ans equals to, dialog result that, yes, else, set natin yung score to 0, score equals to 0, then same din yung LBL result that text equals to 0. Then since magre-reset tayo, tatawagin natin ulit yung load tiles. Panibagong game na yon, load tiles. Then pag nag no naman siya, terminate natin or exit natin yung program. So, application that exit. Okay. Let's try. So, click. Score. Okay. Yan. Game over. Your score 10. Play again. Yes. Oops, hindi nag-reset. Why hindi nag-reset? PVS tag that result again, play again, di natin makikita. Okay, so mamaya, if my play again, so hindi siya nag-reset dito, but hindi nag hands Mrs. Box, yes, no, tama naman yung button natin. Okay, so dito pala sa picture box, kailangan ko na siyang i-declare dito sa task para maging global variable siya dito sa buong form. Okay. Then, dito, pitang ko na lang pala yung pangalan niya, tiles na lang. Para hindi siya mag-conflict doon sa tile na gagamitin ko doon sa baba. Okay. Tiles. 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 Okay, let's try again. Kasi din-display ko lang muna yung mga naka-bomb tsaka naka-dollar. Then dito after, kapag ka nag-yes siya ulit dito, i-clear muna natin yung ito, yung lahat ng tiles. So, gagamit lang din ng variable na for each
picture box, tile. So dito pala pinalitan ko na yung pangalan ng tile 2 para hindi siya mag-contract dito sa ano, sa tiles. Tiles in tiles. Okay, so mag-loop siya kung ilan yung laman ng tiles. Then panel 1 dot controls dot remove then yung tile. Then saka natin i-load yung load tiles. Okay, let's try. Okay, so dinisplay ko lang muna dito yung mga dollars saka yung mga bomb. Halimbawa ito, click, 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 then bomb. Okay, play again. Yes, so dapat magre-reset yung tiles na dito. Okay, so yun, nag-reset siya. Medyo mabagal yung loading. Kaya ito nakikita natin na nag-iba yung mga icons natin. Okay. Yan. Another. Okay. Yan. So, nag-iba-iba yung kanyang position ng mga tiles. Bomb. Ayun. So, okay na siya. Then, balikan na yung kanyang tile. This is index 2. Then, try natin ulit. So, click. Yan. So, play again. Bump again. Medyo mabagal lang yung loading, no? Kasi, kiniklear niya muna yung, ano, yung mga tiles. Okay. Anyway, pwedeng ayan. So, mabaga lang yung loading. So, dapat dito, before i-display, siguro cover muna ng ganitong image, saka i-display yung ano. After makapag-clear dito, ng tiles saka i-display uli yung mga tiles na individual. So anyway, modify nyo na lang para kung paano hindi masyadong halata na ano loading yung ano yung mga tiles individual, pero gumagana naman siya, mabagal nga lang yung pag-load kapag nag-play again. Okay, then dito sa pag-click natin ng tile, kapag na-click na siya, dapat hindi na pwedeng mag-click ulit. Na-try natin. Okay, so, nakiklik pa rin yung ating tile. Dapat isang beses lang siya. Okay? And dollar. So, gawin natin, kapag na-click na yung tile, okay, set natin yung kanyang tag na lang, tile, tile 2 that tag equals to set na lang natin into click since tag naman yung ginamit ko dito. Oops. Click. Then gagawa tayo ng condition if tile to dot tag dot to string equals to click not equal na pala. Not equal to click. Then, saka natin ilalagay. Yan. Okay. Not equal to click. So, gagana lang yung codes na to kapag ka hindi pa na-click yung ating tile. Let's try again. Bomb agad. Ayan, dollar. Dapat hindi siya mag-click. Okay, so hindi na siya na-click. Yan, dollar. Bomb. Play again. Okay. So medyo mahirap lang dito yung makaya-score ng malaki siguro kasi nga yung random na bomb maraming na ilalagay sa kanya.
Okay. Anyway, so nagawa naman natin yung pinaka-basic concept ng Minesweeper. Okay? So yun, so I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, again, please consider subscribing, like and share this video, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong videos na in-upload ko. See you on the next tutorial.